Samantala, hindi lang po mga yumaong tao ang inaalala sa Undas, pati mga pumanaw na mga alagang hayop, ginugunita rin sa isang tinatawag na pet cemetery. Nakatutok si Mark Salazar. Diretso raw sa langit ang mga nakalibing sa maliit na sementeryong ito sa bakuran ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Siguro nga, dahil sa mga lapida, nakaukit ang testimonya kung paano nagmahal ang mga pet nang hindi napapagod at hindi naghihintay ng kapalit. Para din yung parts ng family natin na they deserve din naman a proper burial, proper remembrance, every kahit yung isasabay natin sa All Souls Day na pang tao. Siyempre kasama din dapat yung sa mga hayop kasi naging parte din sila ng buhay natin. Dito rin naglibing ng kanilang mga alaga ang pet lovers na sina Chinchin Gutierrez at Shaina Magdayaw. Pero meron din bang kaluluwa ang mga hayop para pagtirikan sila ng kandila at ipagdasal? We always, always believe dito sa POS na all creatures, they're capable of feelings, they're capable of feeling pain, love, therefore, they all have souls. Kahit si Tatay Boy ang tanungin mo, sasabihin niyang may kaluluwa ang mga pet. Minahal niya at inalaga ang parang anak si Boy 2, ang kanyang pet dog. At sa loob ng 6 na taon, sinuklian raw siya ng aso ng pagmamahal na minsan hindi mo pangaraw makukuha sa tao. Pagkatulog ako, tulog din yan sa tabi ko, kaya ano, si yung aso natin parang si tatay, kaya tinawag niya ng Boy 2. Nasagasaan si Boy 2 nung minsan siyang nakalabas ng bakuran at hindi na naisalba ng veterinaryo. Hanggang ngayon, parang pag naiisip namin na yun nangyari sa kanya, minsan parang nahihiyak ka rin. Kahit yung anak ko, ganun din. Sa araw ng Undas, pinili ni Tatay Boy na dumalaw kay Boy 2, pagpupugay sa kakayanan ng mga alagang hayop na magmahal. At pagdating ng oras, ay tawagin rin nating mga yumaong mahal sa buhay. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Horas.